Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God, making mention of thee always in my prayers, hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus and toward all saints. Amuna, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Sabay-sabay. For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Saka na po yung iba. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. We pray na kahit simple po ang mensahe ngayon. Napakaganda po nito, Lord. Especially kung matutunan namin lesson dito. Again, maraming salamat sa tapos namin mga epistles. Lahat ito po ay pulutan namin aral, Panginoon, especially paglago sa inyong salita, sa inyong kalooban. Ngayon nga po, Lord, makita namin ang example ni Philemon, Panginoon, and ni Paul. Again, I pray na maghangad kami, Panginoon, na maglingkod sa inyong lubos at may pag-unawa again sa inyong kalooban at maganda, maayos ang pag-perform ito sa para sa amin naman pong bawat isa, una sa inyo, Panginoon, but makikita namin ngayon kung paano pala nakaka-influence ang aming gawain, pag-ibig sa inyo, Lord, sa ibang tao. So, nawa, Panginoon, kayong mapuri, Panginoon, as you smile. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakapuno po na ako. Okay, ganti tayo dito sa dito nga. Hiwalay-hiwalay pa. Ayan. Ating Marge. Hindi, patayin ako talagang sobrang lamig. Ako naman, ayan na. Patayin na lang ito daw ba doon? Tapos dito na kayo. Ayan. Forward na. Wala kasing papahina yun eh. No? Todo lang yun eh. Okay, so tapos natin ng Titus, no? Sana nakuha natin doon yung mga unique, may mga unique na ano ko sa Titus. Yun nga, pag inaaral mo yung Bible pala, ang galing din yung Panginoon, though yung iba na uulit, yung iba sinasabi, the same meaning, the same message, na sinasabi ng iba't ibang paraan. Kasi nga, para makakuha talaga natin. At yung iba naman, yung mababaw yung take sa Bible, ang mangyayari kasi dyan, ano nangyayari dito, hindi ko na-reset. Sorry, yan. Na-reset ko tuloy. Mga 2 hours na eh. Hindi, 2 minutes pala yun. Anyway. So, yun. So, kaya si Titus, ito mga lingkod po ng Diyos to, no? Isa-isayin natin, ha? So, ito po, Philemon. Isang chapter lang to. Kaya tapos agad to next week. Initingnan ko nga kung tapos sana ngayon. Kaso, hindi, may mga magandang points din, eh. Kaya dalawang linggo natin ha. So ulitin ko lang po ha. Ito yung ating buong Bible. Okay, 66 books, 39 ang Old Testament, 27 sa New Testament. So malaking pagkakaiba of course ng New Testament. Dito po ay halos pareho lang yan, pero may mga naiba rin. Ibig sabihin ay mas malinaw na kay pagdating ng Panginoong Jesus, di ba? Tapos mga tagasunod niya, so mga tinuruan niya mismo. So kaya napakaganda, kahit sa inyong Bible reading, kung magbabasa rin lang kayo, may Bible kayo, New Testament lang, basahin nyo nang basahin yun. Sino bang wala pang Old Testament dito? Ate Marcia, ano ba? Share lang kayo, no? Ni Kuya Jude, di ba? May malaki si Kuya Jude, no? Yun. Sino ba bang wala? Ikaw ba? Mayroon ka, no? May maganda? Ikaw ba? Ano sa'yo? Pareho sila? O yung maliit? Malaki! Ayan. Pati nga. Ah. Pati yung luma ko to eh. Dapat ma-promote na to. Christian ha. Gusto bang bago? Amen. Pwede pa na maliit yan eh. Pero anyway, sige. Pray mo lang ba na? Eh Joshua, anong Bible mo? Maliit. Bawiin kaya natin yung binigyan natin dati. Buisit ako doon sa isa doon. Binigyan mo ngayon, pinabukasan. Dapat din niya tinanggap yun eh. Anyway, pay pa rin natin. Sana ako.
Ayan, so ito po yung Bible. So, sa hanggang saan ang inabutan mo, Ate Marge? Sa ano? Inabutan mo ba yung... Corinthians? Oh, yung list series on Thursday. Inabutan mo yung Corinthians. Oh, saglit lang yan. Ilan taon na kayo dito? Mahigat isang taon na, di ba? Magdadalawa na. Ayan. So, iniisa-isa po natin kasi sana, kaya ang ganda dito. Sa akin, advantage. Hindi ko kailangan maghanap ng ano, message. So, yun na nakakaano sa akin. Kaya minsan, kanina po, grabe yung stress. Hanggang kahapon, gabi na ako. Dito lang ako nag-work. So, pero may biyaya ng Panginoon. Ang dami namang pwede pag-aralan. May mga naipon ko before. Yan lang. Pero kayo naman, yan ako sa'yo, basahin nyo rin everyday. Minsan may yung expectation na ako sa inyo. Tapos, ano ba yung sinagot? Sino yung sa ako? Baka na yung pakilala sa ako. Ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Basahin nyo, napakaganda yan eh. Mas huwag makinig na kayo sa preaching. Ngayon, dito sa New Testament, napakaganda rin yan. Though malalim yung iba, though mga kwento minsan niya, katulad Philemon, sinulatan ni Paul si Philemon, anong kwento doon? May kwento yan. Kaya nasa Bible yan. Maraming nireject sa Bible. Actually, may iba kasi talaga. Maraming letters naman na paikot-ikot ng time nila eh. So, bakit ito yung mga pre-reserve ng Diyos at New Testament, ha? May dahilan po yan. At marami dyan, gustong alisin ng iba, yung Peter, 2 Peter, gustong alisin ng iba yan eh. Kung alam mo yung 2 Peter, alam mo bakit gustong alisin ng mga loko-loko yan. Sila kasi yun eh. Reprobate yan eh. So, kaya ng mga bagong kusyano, yan ang naalala ko, 2 Peter, ano ba yung gustong alisin? Yung 2nd, 3rd John, tsaka yung yun yung mga gusto nilang alisin dyan eh. Hebrews, pinagdududa kanila kung sino nagsulat. Though, hindi na masyadong importante, kaya nga hindi sinulat eh. Pero, ayan yan. I believe, combination yan ni Paul, kung sino-sino pa. Okay? So, yan. So, yung mga, yan nga, naumpisaan natin po, yung mga epistle dyan, nag-umpisa sa Romans. Okay? Which is yan ang isa sa mga babalikan natin. Oh. Kaya nga, again ha, butuhan na lang tayo, John, Romans, 1 John, or Joshua, or Ecclesiastes. So, natin umpisaan ulit. So, yung Job natin, tuloy-tuloy lang po yan. Halin-hina kasi yan eh. Okay? So, sino sa Philemon? Well, kung ano yung nakasulat dyan, yan na yun. Basta isa siyang kapatid. Yun lang. At later, next week, makikita natin, may ano siyang, so, para siyang ano eh, slave owner. Ibig sabihin, siya ay hindi naman mahirap, hindi rin ganun kayaman, pero meron siyang slave, so at least middle class. Which is naligtas sila, si Philemon, and then naligtas din yung kanyang slave, which is si Onesimus. Kaya alam nyo may barong na Onesimus, di ba? Hanggang ngayon ba? Parang kumina eh. Meron ding Hosea eh. Yun ang mahina pala. Pero may Onesimus. O tama, ano pa yan, no? Ang kakompetensya niya yung obra ni Juan. Which is matagal na pala ako din may bilhin ng barong kasi hindi mo naisira eh. Ayan, so yan. Kaya sikat si Onesimus. Si Philemon, sikat ba si Philemon? Hindi rin masyado, no? Nakilala ko lang yan sa, eh, huwag na. Sa kanta. Lalo ko kasi ito si... Tito Vic and Joey. Ay, Yoyo ba yan? Nilolo yung mga ano eh. Pero makikita natin ngayon, hindi natin lolokohin na si Philemon. Amen? Isa siyang kapatid na parang di naman siya pastor. Walang na gindigit dito. No? Parang so, si Timothy, si Titus, mga pastor po yun eh. So kaya ang ganda ng lesson natin dyan na minaral natin, di ba? Sana nakikinig kayo tsaka nag-reflect. Ngayon naman, ito ordinaryo yung kapatid lang, pero ang ganda po ng mga salutation dito ni Paul, no? Kaya hanggang 7 lang tayo, pero napakadaming lesson po dito. Kaya umpisa na po natin. So, yung usual na, alam mo na, address at greetings ni Paul.
So Paul, a prisoner of Jesus Christ. So again, maalala natin, si Paul talaga ay ginagawa niya po yung kalooban ng Diyos. Amen? At sana hindi tayo, kung minsan nagtatrabaho tayo, siya nakikita may iba nagtatrabaho. At sino may napag-usapan natin kanina? Sa ano? Basta yun na yun. So minsan wala naman nagtatrabaho dito ng dinutusan, di ba? Kaya ngayon, kagahapon, lagpas na ako sa aking ano, pero kailangan mag-stay hanggang alas 12. So may kailangan gawin. So, ganun talaga. Huwag kayong ano yan, but pag naghahanap ka ng trabaho, hanapin mo trabaho. Sweldo din, pero trabaho din. Hindi pwedeng ayaw mo sa trabaho, gusto mo sweldo. Ang Panginoon, si Paul talagang alipin pa eh, no? So, prisoner. So, obviously, hindi to ano ha, hindi po ito yung tipong iba naman kasi inaabuso po yung iba. Ito lingkod ng Diyos to, alam niyo na si Paul eh. Hindi ito yung tipong utos o babatok-batokan mo. Alam niya yung gagawin niya. Alipin lang siya ng Panginoon, pero yung ibang tao, hindi siya pwedeng kutos-kutosan. Diba? Alam, again, natapos na yung 1 Corinthians eh. 2 Corinthians, nakita yung gaano katapang yan. Diba? So, pero, ganun pala yung pag ikaw yung lingkod ng Diyos, sabihin, prisoner ka, sabihin, alam niyo yung prisoner, di ba? Andun lang siya gumagalaw sa... Kung saan lang siya nilagay ng Diyos. Di ba? Kasi si Diyos, wala niya, sa kwarto lang. And pupunta naman dito, salamat. Di ba? Sabihin ko lang, hindi... I mean, obviously, gusto natin maging malaya, pero sa totoo lang, normal yung may boundaries ang buhay. Ang problema sa iba, sa marami, gusto mo kaya may sinasabi tayo nagpapalipin sa... kasalanan, di ba? Anong sabihin nun? Madalas nating illustrate yan, yung mga addict, di ba? So, bago maging addict ang sigarilyo, kauna, sigarilyo muna, sa alak na, kahit wala nang pambili ng ano, alak pa. Ba't gano'n? Parang alipin na siya dun eh. So, gano'n din naman iba sa saan alipin niya, lalo yung addict, no? So, even yung mga games, kung ano man yan, bisyo, minsan yung iba, wala ng pera, mayroon pang ano, pang Facebook, di ba? Naglo-load din yung mga yan eh. Iba naman, kotse, iba, motor. So, kung magpapaalipin ka na rin lang, ano, kasi ganun eh, minsan naaalipin talaga tayo, minsan sa pabao, para tayo alipin eh. Ngayon ko magkwento kasi naka-record ako din, pero... Pero usual naman yan, alam naman natin yan. Magtrabaho ka, kung nakikita mo si Pastor, parang hindi naman napapagod yan eh. Si Brother Jean, hindi napapagod eh. Laro-laro lang yan eh. Kasi pag inutosa kami, para rin kami alipin, sa totoo lang eh. Ganun ang totoo. May trade-trade lang yan, obviously. So kaya huwag kayong manghihinayang. Kaya ako, isa yun sa mga naano ko rin kay Pastor. Ang hirap maging Pastor kasi, yung mga tao sa church, ano eh, minsan nakatingin eh, kasi nung panahon na yun, medyo meron na rin sinapasto, siyempre. Kaya minsan may manarinig ako, nag-ano ako, ano ba yung tama at mali. Diba? So, kanino ba ako kampi? Parang, kaya minsan nakaka-discourage din sa church pag meron kang naririnig. Na hindi maingat, o hindi nag-iisip, hindi spiritual. Kaya matunggay maganda, matututo ka nga rin. Kaya yun, stick ako doon, siyempre, natuto rin ako. I mean, ano sasabihin mo pag gano'n ng mga, ano ba to? Sa meme, di ba? Ano yung sabi sa meme? Ay, si Pasto, kailangan ng bagong sasakyan. O, mag-contribute tayo. Opo. Ay, yung isang kapatid, may sakit. O, pag-try natin. Yung mga ganun mong banat. Alam mo, nakakadala din, di ba? Parang, hindi naman pare-pareho. Pasal ako, hindi ako maasal doon. Kayo naman mag-iisip para sa sarili nyo, di ba? So, ba't ba tayo napunta doon? Ayun nga, kasi yung prisoner, di ba? So, lahat naman tayo ay some, yan ang ano po ng mga, kahit yung mga malalaking banggitin ganun si Bill Gates. So, sinabi niya talaga, kaya sabi niya, oy, yung mga nerd, huwag niyong aapihin yan. Baka paglaki niyo, siya yung boss mo. Mga ganun yabang eh. O kaya, iba ganun talaga, kaya nagsisikap, nagre-revenge, di ba? Alam niya naman yung mga, ano, nalang si ano na naman. Si Sharon.
So yun, pero hindi magandang ano yun, di ba? Nagsikap ka para mag-revenge. Pero, ang gusto ko lang sabihin ngayon, dahil ito yung topic natin, sa labas ng church, may pangalipin din. Kaya, tinaasan na naman yung pillhead, di ba? Nakabuhisin kasi alam natin saan ang galing yun. Eh. Nagnakaw sila ng malaki, saan nila babayaran yun? Sa tao na naman. Ganyan lagi ang ano ng gobyerno po, kung di nyo pa alam. Kaya kung nagtiwala-tiwala ako niya, iwan ko na. Alam nyo na yan, tayo na lumalaban sa ganyan, kahit ibang churches ngayon, parang yun nga yung usapan na naman sa Baptist Day. Hindi tinira yung politiko. Eh, masyadong ano sa politiko, believe sa politiko. Ang iba naman, eh tayo mga Kristiyano, dapat tayo sumunod. Eh, totoo naman, pero hanggang saan? Hindi naman natin tingin na konta yun eh. Eh, paano kung nagtatrabaho ka na, maayos ka na, mas maayos ka pa sa kanila? Sumunod ka pa rin sa bagay na hindi na nila sakop. Hindi nga. So, yun ang nabuisit dyan. Kaya, pinapangaral din natin yun kasi dapat alam natin saan yung ating loyalty. Amen? Kaya ito yung Panginoon, si Paul, hindi walang OA dyan. Alam natin yung buhay ni Paul. Amen? Amen. Pag naglingkod siya, patay o patay eh. Matapang siya, yan ang dapat pattern natin. Ngayon, yung mga Kristiyano ngayon, kaya nakaka-discourage at nakaka-asar. Kaya last time, Baptist din ang usapan natin, di ba? Ganun eh. Pero yung mga usapan eh, sumunod sa gobyerno kahit, hello, hindi mo alam history ng gobyerno. Lahat yan, susubukan kang alipinin. Tandaan yan, basa magbasa-basa kayo. Sa Bible, sa history, kaya lagi yan, nirestrict yan ng constitution, ng batas sila, dapat i-restrict. Yung iba sa atin, pero pag matinuro ka tayo, above na tayo dyan eh. Kung alam ko na yung tendency na sabi ko, kaya ito, first point pa lang tayo, tagal na, no? Kasi ganun si Paul eh, alipin siya ng Diyos, pero malaya siya. Ano siya? Alipin ka ng Diyos, ginagawa yung kalooban ng Diyos, pero ibang tao, lang pakialam dyan, amen? Meron naman, pero ibig sabihin, hindi ka takot, hindi mo alam yung anong uso, hindi ko alam pa yung anong uso, di ba? Ano kailangan katakutan nila, ano yung latest craze, hindi ka ganun, ang focus mo lang, sundin ang kalooban ng Diyos. Okay? Tandaan nyo po yun, napaganda nito. Kunti tayo, nakakalungkot lang. Bahala sila. And Timothy, our brother, maganda dyan, hindi ka lang nag-iisa. Amen? So may kasama siya, si Timothy. So si Timothy, parang pastor yan, pero ano siya, parang tinulungan niya si Paul eh. Companion. Anto Philemon, yung aking audiobook, Philemon eh. Kaya hindi ako ano, yun ang sabi eh. Philemon. Anyway, our dearly beloved, okay, so mahal nila si Philemon and fellow laborer. So, ibig sabihin, hindi man pastor to, hindi naman sinabing, pero siya ay, paglingkod ka ng Diyos, ibig sabihin, pag naglilingkod ka sa Diyos, lingkod ka ng Diyos. Nag-laborer, nagtatrabaho ka rin. Amen? Amen? So, sana lahat tayo ganun. Kaya mamaya, makikita nito, ang ganda ng, kahit di pastor siya, no, hindi mo kailangan maging pastor eh. Ngayon, yun lang ba yung position? Gawin mo yung dapat mong gawin. Sa harapan ng Diyos, sa harapan ng likod ng Diyos, okay ka. Kaya sabi dyan, though, medyo may extra pa dito ha, pero later si Philemon na lang yung, may kasama si Philemon eh, pero later mag-focus ulit kay Philemon. Anyway, and to our beloved Apia, so siguro kapitbahay niya doon, no? Kapatid, malapis na na. And Archippus, our fellow soldier, and to the church in thy house. Obviously, again, di yan house church ha. May mga, alam nyo, house church. Nauuso din yan. Hindi ibig sabihin, ito, house church ba to? Parang eh, no? Pero hindi. Salamat lang, medyo malaki dito. Pero, hindi tayo against sa, iba kasi against sa talagang church building. Kasi nga daw, dapat church lang sa bahay. Hindi, ibig sabihin lang yung church. Yung church niya, kasi mga save. Okay? So, yun. At posible rin nasa bahay talaga nila. Parang tayo. Diba? Anyway, grace to you. So, yan yung, again, usual salutation. Dapat, sana, lahat ng biyaya ng Diyos. Dapat ganyan tayo. Hindi tayo mayabang. Yan ang mahirap pa sa mga Diyos na, ano, parang bukang bibig na lang yung grace. Yung ano. Pero actually, wala silang kailangan sa Diyos minsan. Kaya nga, hindi na sila believe dyan sa Diyos. Sa talang Diyos, binababoy na nga eh. Tinitwist na nga eh.
Nakakita ba kayo ganun? Salamat, hindi nakikita. Pero ngayon, sa ngayon, information, kita na po yan. Minsan, magtataka ka bakit iba yung mga pinaniniwalaan ng ibang tao. May nagturo sa kanila nun. Hindi na maasa sa biyaya ng Diyos yun pag ganun. So tayo, salamat. At parang nakwento ko rin ng Sunday. Minsan, lagi ko naisip yung mga kailangan natin. Parang ako naukulangan. Parang pag nag-isip ulit ako, okay na okay pa nga na kumpara sa iba. Ang hirap nung iba, kaya nga yan si yung magbanggit eh. Pero yung pag na-observe din ako yung ibang mga lingkod ng Diyos na medyo, bakit ginagawa niya to? Bakit hindi niya ginagawa to? Bakit? Makikita mo yung pag-trinase mo yung mga maling decision sa buhay in the past, yung sinundan niyang pattern sa ministry. Napasalamat na rin na tayo. Amen? Pero meron pa rin, hirap pa rin. Ganun talaga. Amen? Kaya kailangan natin ang biyaya ng Diyos lagi. Amen? Yun ang iniisip mo lagi, hindi yung awang-awa ka naman dito. Sige, amponin na kita. Biyaya ng Diyos ang gusto mo mamana sa Kanya. Panalangin mo. Amen? Isa naman, marami na ukuha sa pera, pero hindi dapat ka ng biyaya ng Diyos. From God our Father and the Lord Jesus Christ. So, default na po yan, no? So, I thank my God, making mention of thee always in my prayers. So, again, common salutation yan. Saan yung naalala niyan? Sa Corinthians, syempre, sa naalala ko yung pinakamaganda sa Thessalonians, saka sa Philippians. Yung mahal na mahal niya yan, eh. Anyway, ganun din kay Philemon. I thank my God, making mention of thee always in prayers. So, yan ang mga magandang i-text nyo kung kanino-kanino, hindi yung ano-ano. Amen? Amen. Gawin nyo talaga, yung mga kapatid, panalangin nyo. Hindi para pag nakita mo Sunday, bullshit ka na naman kasi ito na naman nakita ko. Kasi hindi mo pinalangin kanina eh. Isipin mo may pinagdadaanan yan, kahit kayo, yung sabi natin, yung malakas ang Christian, kunwari lang yan. Amen? May pinagdadaanan din yan. Amen? Yan ang misan na ano ko sa'yo na, nagkaroon din naman ako. Kasi natatakot ako sa iba na baka isang araw na lang, bigla na lang ano. Amen? Bibigay ha? Eh, lahat kayo. Ah, si Father Jesse, lagi yung siyempre yan ang pinakano dito eh. Baka makapag-isip isang araw, bihira ako na naman din sa alahala eh. Hindi naman ako pastor eh. Kaya ilang taon na rin tayo doon. Siyempre ako, in-evaluate ko po lagi yan. At kung ano namang ibigay sa atin ng Panginoon, handaan naman tayo. Amen? Pinaghahandaan. Pero yung, itong pwersa natin dito, sana, handaan na tayo kung sakaling dumagdatingan niya, paano? Ang gagawin natin, magyayabang na tayo, mari. Pag hindi ka handa, hindi ka tinanim dito, hindi malayo yun. Ilang beses natin nakita yan, kailangan sinasabi sa inyo, mag-observe kayo, nangyari na yan, mangyayari yan, nawawag sa atin. Okay, kaya dyan, panalangin natin ang bawat isa. Ito na po yung ating title, actually, yung title pala natin, hindi ko nasabi. Ang title natin dito, actually, dapat, Great Joy and Consolation, pero mas maganda po itong isa eh, sabi dito, The Communication of Thy Faith. Tama ba, yun ang lagay ko doon? Hindi yata. Tama yun. The communication of thy faith. So, anong sabihin nun? Nagsas, ano yung communication? Pakikipag-usap. Kamaya pala tayo dun. Pero yun ang title natin na The Communication of thy Faith. So, ngayon, sabi dito ni Paul, alam nyo naman, again, ha, sa kanila, panahon nila, wala pang Bible, wala pang Facebook. So, nag-pray yun, talagang pray. Wala siya nakikita na, pray kita, wala. Talagang ang tagal na nakikita. Kaya pag nakita sila po, mas excited sila eh. Tayo minsan, excited pa tayo. Siguro naman, kahit isang linggo tayo hindi nakita, di ba? Sila pag ano, taon, buwan at least. Kaya, excited sila sa kanila. Kasi again, ha, kahit tayo, kasi si Brother Roger, di ba, napansin nyo naman. So, lalo na kung na-meet nyo, hindi natin na-meet yung ibang crowd eh. Yung mga spiritual na lalaki, salamat naman. Feeling ko lang ah. Pero, yun nga, gusto mag-soul winning ng dalawa dun eh.
But, nagsasabihin yun, pag hindi natin kilala dati yun, pero nakasalamuhan natin, si, dahil isa yung utak natin, isa yung minamahal natin, ang Panginoon, salita ng Diyos, gawain ng Diyos. Ibig sabihin, ano eh, maganda yung samahan agad. Kaya sabi dito ni Paul naman, again ha, ay, ang sinusuma ko dito, siguro mga nakilala niya ito ng matagal na, tapos sinulatan niya, may sabihin niya pala yun next week, pero sinulatan niya, hindi, naaalala niya pa yung ginagawa niya. Tapos sabi dito, parang nababalitaan pa ni Paul, o yung kaibigan mo doon, nananampalataya pa rin, yun ang gusto natin makinig eh, di ba? Kasi lalo sa kanila, pag iniwanan mo yun, nalaligtas yun, na-establish doon. Minsan, sa mga churches, minsan, hindi mo na alam, hindi lahat nagpapatuloy. Kaya nga, nung yan, mga excited yung mga Amerikano dito. Doon sa kanila kasi, commonplace na yan eh. Ang baptist sa kanila doon, kabi-kabilaan. Sa isang city siguro, mga 20, ganyan. Ganun yun. So, okay naman, kaya nga pinagpala sila. Pero yung iba, nag-compromise natin. Pero sa atin, medyo hindi pa ganun. Kaya, gusto natin, yan. Kaya pag ako, excited ako pag naliligaw. Pupunta ako doon sa Mother Church. Siyempre, kamustahan, kahit sa ibang kilala nating church. Gusto natin, narinig natin sila ay lumalakad sa pag-ibig ng Diyos, saka sa pananampalataya. Hindi yung wala na. Sino yung, kamusta si Gayo? Wala na. Ano, ganang pag-usapan yan. So, panghihinaan ka lang din eh. Doon iba talaga pinanghihinaan. So, yes, sa Diyos, ganun talaga eh. May aalis, may iste, may gagawang kalokohan. Tapos meron pang sinasabi si Pastor, yung bumisita sa amin dating Amerikano, eh, pinagkukwentohan nila. Ang galing magsalita na, puto po ano eh. Ngayon daw, parang ano na eh. Nakaiba na. Iba rin talaga yung panahon natin eh. Parang, ewan ko ba? Parang, ano yung sinabi nila? Parang iba na yung sinasambay, parang di na Kristiyano, parang ganun. Eh, hindi ko makakalimutan yun kasi isa isang mga guest speaker namin na binigyan pa ni Pastor ng magandang regalo eh. Tapos ngayon, ganun na. Ano yun? So kaya, sabi ko lagi sa inyo at ang lesson natin dito, ano, tayo rin mismo, gusto natin, pag nabalitaan tayo nung kung sinong dating kilala natin, nagpapatoy, by the way, yun, naalala ko pala, kamusta sila? Wala na daw dun. Ano nangyari? Nakausap ko si yan eh. Yung ano, yung kapatid ko kasi, siya nadadala eh. Ng ano? Ng markada. Markada. Oo, ano mo, ba't ikaw ang dalhin mo sila? Alaala ko pala, hindi ko nakalimutan. Ba't di na sila nagsin? Oh, text mo, ano, pinagpalit nyo? Active na active sila dati, tuwan-tuwa nga si Pastor Alvin doon eh, ba't okay yung ano. Tuwan-tuwa din ako ngayon, hindi na. Eh, sana makabalik, di ba? Ilang anak niya? Mas malalaki na lahat. Anong, anong bunso? Yung bunso, ano, maliit pa. Mga lima-ani ako. Lima-ani, pero yung dalawa, di ba? Yung binata dalaga na, tama? Oo. Oh. Kasi sabi dito, naintindihan nyo ba? Kaya ikaw tuloy ka lang, church na naman eh. Di mo alam, pinapanalangin ka ng iba, kalakasan ka rin ng iba, pag nabalitaan, si Joshua, andyan pa ba ni Joshua? Dati, ang liit lang yan, taba-tabahan yan, no? Ano, tapos hanggang ngayon. Kaya ganun ang usapan lagi sa amin. Minsan, isang taon kami hindi magkita doon. Kukwentuhan na naman. Kaya yung huling punta namin doon yun, halos nakita ko lahat kasi hinantay namin yung Amerikano eh. Nakabigla, uy, anak ka na rin. Ganun ba? So, sana nasa church pa rin. Hindi yung... nasa na si ganyan? Hindi ko nga kilala na to. Wala na. Inakalungkot. Kaya ang ganda kay Philemon, sabi niya, naririnig ni Paul, si Philemon, ang ganda ng pag-ibig niya sa Panginoon, pananampalataya niya sa Panginoong Jesus. At hindi lang sa Panginoong Jesus, ito yung maganda rin, ito isa kulang din sa iba. Hindi tayo magtatagal. I love the Lord, I love. Pag-uwian, uwi ka na agad. Minsan, sabagay, ito nakikita ko sa inyo, iba sa inyo, okay eh. Ayan, mag-fellowship man lang kayo, amen. Eh yung mga nanay niya yan, mga, kahit yung mga adult. Kaya minsan nga talaga, tinatagal lang ko yung ano, para usap-usap naman kayo. Men, eh maganda yan, pag dumasama kayo sa alala, talagang full, buong araw kayo dun. Kaya yan.
Eh si Bud, magaling mag-ano yan eh. Alalayan kayo niya sa panampalataya. Amen? Kahit si Daddy, kasi Daddy, okay, okay din si Daddy. Pray natin doon. Siya yung bahala doon eh. Kaya nga yun ang maganda kay Daddy. At siya, tinutulungan niya yung mga yun eh. Nakita rin lang niya. So, nagkaroon ng puso rin si Daddy. Amen? Doon ako natutuwa doon eh. Kaya sabi ko rin, minsan, kailangan din talaga ng kaibigan. No? Pero kahit saan naman eh, di ba? So, yung ayaw, ayaw. Pero, maganda, mahal mo din ang Panginoon. Mahal mo din yung, ang sabi dyan, toward all. Yung mga ligtas una. Especially. Kaya minsan, masama loob ko pag, kahit si pastor nun, ganun, parang, ang galing mo mga pagkaibigan. Bakit di mo kaibiganin yung kapatid dito? Yun ang tanong. Napa ako, pag ikaw yung pastor, may inggit ka dun eh. Sayang naman, ang galing mo pa naman. Ang galing mo, balkada dyan. Balkada mo, saan ka dadalin? Ito, ang dami dito, misa kayo, yan, lahat yan, tingnan nyo ang katabi nyo. Lahat yan, kailangan kayo yan. Fellowship nyo, huwag nyo asare, huwag nyo busitin. Ngayon, yung mga medyo mas bata, talagang pagbigyan ano nyo ng konti, di ba? Mahiyain, yung ba na, mayabang din. Kailangan din ng ano nyo, panalangin. Amen? Dapat mahal nyo sila. Amen? Ganon din tayo dito. So ako again, ha, hindi ko sinasabing napagaling ko dyan. Taon ko din natutunan niya. Misa narinig ko kay Pastor. Sa panahon natin talaga sa Pilipinas, ganon, parang commonplace din ang mga narinig mo ngayon sa mga artista, di ba? Sa ang platitudes nila eh. Kaya minsan, nagiging corny na sa atin. Amen? Pero hindi corny ang pagtotoo. Yun ang malaking pagkakaiba. Amen? Sa church, mga practice mo yan. Kung katoliko ka, paano practice yun? Peace with you. Diba, iiwas pa dun. Yung naranasan ko mag-Catholic dyan sa maliit lang. Yung halos magkakakilala rin kami doon. Hindi naman lahat. Pero iba, magkakalaro, ganyan. Nag-iiwasan eh. Tapos yung iba na. So, yun ang dating gusto mangyari sa atin. Amen? Ang linaw po niyan, natuwa si Paul sa kanya kasi mahal niya ang Panginoon at ang mga saints. Mga, unahin niyo po yan. Unahin niyo po yung mga kapatid. Kung talagang may extra ka dyan, kaya natuwa din yung iba minsan, di ba? Dadala. Tama yun eh. Kunwari, si Badoj, matanda na. Wala na siyang maliit na anak. Kunwari, so, kaya maganda pa rin sa church, mayroon pa rin, kahit hindi mo anak, di ba, pwede mong pag-alayan ng ano ba. Ganyan po yan eh, kaysa naman sa labas ka. Kaya sa church, na lalo nagkakaroon ng bonding dyan eh. Okay? Kaya ito na yung title natin, That the Communication of Thy Faith. Ibig sabihin, ganito, ulitin ko ha, yung faith ay pananampalataya, pero yan pala ay naiko-communicate. Pero paano, sabihin mo bang, I love the Lord, at quote ka ng quote sa Facebook ng ano, okay din naman yun, pero isa ano sa dahil yung ano namin doon, puro ganun eh. Okay din naman sana, pero pag okay na rin, di ba? Isang gawin nyo nga yun. Ako lang ang ano ng ano sa ano eh. Di ba ako namin, blessing ka talaga, prayer. Nakaka-encourage yun, ha? Sa totoo ha. Yan. Hindi tayo parang mga robot dito. Kaya si Stephen, minsan, encourage nyo yan. Tingnan mo ba? Yun, so yung pananampalatayo pala na i-communicate mo by means of what? Of course, pwede mo sabihin. Pero minsan, alam nyo yung magandang communication talaga ng pananampalatayo. Nakikita nila. Amen? Katulad niya, nag-church kayo. Simple, very basic yan, di ba? Alam nyo naman, lahat naman tayo nagtatrabaho. Nag-aaral. Magkakita-kita lang tayo dito, nakaka-encourage na yan eh. Unlike wala, di ba? Nakaka-discourage yung wala. Isipin mo, ano kaya yung sobrang importante ng akin? Ganun lagi mo eh. Iisip mo eh. Tapos alam mo na, nakikita ulit kayo, di mo naman sa gustong ano eh. Pero, kamusta? Ano lang yan? Ayun na, yun ang mahirap. At sana, hindi na tayo masanay. Amen? Diba, kung tsabahin mo pa yung pamilya mo, sabi mo, may sakit ako kahit wala. Yun ang masaklap. Hindi nagkatisoran pa kayo. Pareho kayo, mag-aatakan kayo, hihina kayo niyan. So, maganda kayo, Philemon. Na-communicate niya yung pananampalataya niya. Sabi nito, may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Medyo mahaba, no? Okay, isa-isay natin. Maganda nito eh.
Pabaliktad ulit tayo. May bagay daw na nakakahi Jesus. At si Jesus ay nasa atin. Dito sa particular kay Philemon, no? Si Kristo daw ay nasa kanya at lahat naman nasa atin yan. Amen? Panginoon. Pero sabi dito, hindi lang basta si Jesus na inyo, sabi diyan, lahat ng bagay na maganda nasa iyo, hindi lahat ng bagay, ibig sabihin, lahat ng bagay na maganda na nasa iyo. Hindi lahat ng bagay, pero yung magandang bagay na nasa iyo, okay? Hindi ba yun? So, ano yun yung example natin? For example, giver ka. O kaya palangiti ka, maganda yan, di ba? Palatulong ka, maganda na. So, lahat yun nasa iyo. Ano pa? So, sabi natin may konting skills ka din. Yeah? Magandang bagay nasa iyo. So, ano pa? May pananampalataya ka, okay din. Talino ka, maganda din. Di ba? Eh, sabi dito, ang dapat daw ginagawa natin doon ay anong gagawin pag may magandang galing talaga, talino nito. Pupurihin ko to, anong gagawin ko, sasambahin ko. Hindi. Pero minsan yun ang gusto natin. Ngayon may nakita pa yung gano'n, lalo yung mga pag magaling kumanta, di ba? Parang, tas ikaw hindi masyado, parang, oh. Diyan, inggit na inggit yung iba. Yung iba, nagpa-inggit naman usto. Pero yan, pero, ano ba yung mga kapakipakinabang lalong magandang bagay? Ano nyo yan? I-communicate nyo yan, ha? Tsaka dito, acknowledge nyo. Ibig sabihin, huwag mong baliwalain. Eh, ano na kayo kung ano ka, tapat ka. Hindi binabaliwalain. Dapat lalo mo, uy, gusto ko rin maging ganun or even better, magpalakasan kayo. Amen? Ano pa? Yun, so, basta yung lahat ng magandang bagay na yon, hindi naman sinespecify dito eh. Dapat, i-acknowledge yun, okay? At, yung pag ina-acknowledge daw yun, ano effectual? Effective. Yung ganun lang yun eh. Kaya kami sasabi pa sila ng mga terminology sa mga theory, effectual grace. Yung mga ganun eh. Okay din ang kaso. Parang, kasi nasosobran yung mga Calvinist dyan eh. Obviously. Pero dito, ano daw yung effectual dito? Yung faith. At ano yung effect nun? Yun ang tanong. Meron niyang effect eh. Merong na-accomplish atin. So again, hindi na sinabi actually dito. Pero alam natin, magandang bagay yan. Bigyan na natin ng mga example. Itong access 7, ay sabihin dyan iba eh. Pero sabi dito, ano yung nabanggit ko na kanina eh. For example nga, si anong piliin mo na magandang bagay? Man. Magandang kaugalian. Ha? Magandang bagay sa isang tao na pag napansin mo, ma-encourage ka. Masipag. Yun, di ba? Pag tamad, nakaka-discourage eh. Pero pag masipag nito, tapos hindi pakitang tao, nakita mo, masipag talaga. Naku! Yung isang kahit tamad siya, mauhihiya yun. At pag nahihiyaan, sipag naman nila, ako din. O di naka, naepektuhan mo sila. Yung sinasabi dito eh. Diba? Ano pa? Ganun po yun. Maganda ang epekto sa kanila, hindi pangit. Diba? Ma-encourage din sila. Ano pa? Stephen? Pala, ano kaya? Magandang bagay? Stephen? Stephen? Positive? Nakikita mo sa iba, kaya sa'yo, meron ka bang positive dyan? O sa iba na lang. Next ka na, Joshua. Ha? Ano? Malangiti. Ano? Wala kang maisip. Ikaw, Joshua. Ano? Positive. Hirap naman dito. Oh, balikan ko kayo. Ano? Ha? Kunti kasi tayo, kaya iikot to. Not bad. Ha?
Magandang bagay, ang hirap pa doon. O, Ate Marge. Mabait. Ano yung mabait? Pagkumbaba. Ang hirap ba nun? Eh, pag nakakita ang mayabang, na-encourage ka ba? Eh, pag nakakita makapagkumbaba, di ba, kahit maganda lalaki, mayaman pa, tapos hindi pa mayabang, wow! Di ba? Hindi ka tulad dito, Terte, di ba? Ano pa? Friendly. Yeah, basta tamang ano ha, tamang dahilan. Tama yun, actually, ang hirap maging mag-encourage. So, pag ikaw friendly ka, nakaka-encourage ka. Amen? Gusto mong kaibigan, ikaw yung lalapit, hindi kayo yung nag-iintay lang lapitan. Ngayon, yung ibang mahiyan ako, ganun ako dati. So, natuto rin ako. Ang ganda pala nung ganung ugali siya. Kaya ang dami niyang kaibigan kasi siya, lapit na lapit niya. Si Bad, ganun yan eh. Amen? So, ganun tayo lalo sa church yan. Doon mo gamitin sa church. Hindi ka sa church mag-gawa ng kalokohan. Mga away ka sa church pa. Peter. Tapos na ako, yun. Ang bilis. Magandang bagay, trade, virtue. Masunurin. Narinig mo na yun, ha? Tama yun. Hindi lagi, ha? Hindi masunurin sa lahat ng bagay. Pabakuna, sige. Ano? Barkada. Sige, OPE tayo. Ibig sabihin, inaalam mo, no? Pero yan, katulad niya, magulang mo, ano pang sunod na. Amen? Amen. Daan ko yan, nakarecord yan. Si Ate Le, Julia. Ha? Nakiisip. Oh, ikaw, Ate Jamie. Mapagbigay. Ng giver. Okay. Totoo yun. Alam niya, kaya nga nag-pray natin yung mga Amerikano. Yung iba, sabi nga, basta oto-oto. Hindi naman, talagang alam na kasi nila eh. Alam nila yun, lalo yung Amerikano. Kaya ako ngayon, kaya sa, nalalaman natin yun kasi nga global ang ano ngayon eh. Pag may nag-alala mo, history, ano-ano man yan. Bakit yung iba nagbabayad para lang magbasa ng story na kung saan? For example, kaya ba't nauso yung mga career na journalism? Alam mo bakit? Kasi alam nyo, primary, ano yan, consumer niyan, yung mga matalino. Tsaka yung mga, yan, yung mga mayaman. Sila nagko-consume niyan. So kaya, itong mga Amerika, alam nila yon. Alam nila kung anong nangyari sa mundo. At alam nila kung bakit sila pinagpala ng Diyos. Yung mga Kristiyano, alam nila yan. Kaya hindi corny sa kanila yan na pag yung natutuwa yan, ganun din tayo naman. Pero lalo sila. Ipapatuloy yung Pilipinas. Kilala yung Pilipinas sa ano eh. Pero may mga loko-loko rin dito. Kaya nga, sila mismo, yung mga yun, na-trauma yan dyan eh. Yan ang kwento nila eh. Kinonfirm ko kaya na yun eh. Oo nga daw. Yan sinabi ni Pastor eh. So, manasa tayo sa giving, di ba? Ganun yun eh. So, kaya hindi po yan, ano, hindi inuuto, pero may mga taong ganun. Ako, yun ang panalangin ko rin sa atin, no? Kasi alam natin yung pangangailangan eh, pero hindi naman yung pangangailangan. Parang sino pinamigay nun? Si Raulo talaga, sino pinamigay? Chabit, bukod kay Chabit. Alam mo, talaga loko-loko yung mga taong ganun eh. Pinapababaw niya una siya, pati yung mga tao. Napaka-destructive niya sa lipunan po. Ngayon, kung talaga may pera, ano yung gagawin mo? Hindi rin madali. Kasi hindi mo gustong mag... Diba? So, ginagawa ng mga yan, na tayo rin, ako, nalalangin ko, kung itutulungan tayong church, tao, eh, ginagawa yung kalooban ng Diyos, diba? Kaya nga lang yung sasabi sa inyo, natutuwa ako sa mga to eh, diba? Alam mo, sigurado na yung blessing niyan, hintayin nyo na lang. Pero magsikap ka rin kayo. Yun yung mga parinig din dati ni Pastor dito na ala, hindi ko makakalimutan eh. Kaya totoo talaga. Amen? Amen. Eh, kasi, pero yun ba, hindi nagtiwala eh. Yun ang problema. Eh, wala yan, no? Nakakita mo mga kalaro mo, walang pakialam sa ano. Doon ka nag-side. Kaya, sige, ano pa? Ano ko ba yun? Obviously kasi yung giving, lalo yung pera, ang dami ma-accomplish niya kung tama ang pag-handle. Amen? So, next tayo. Sino na? Nanay?
Magpasensya. O yan ha, medyo nag-aano kayo. Totoo yun, kasi mga bata, makulit. Mga member minsan, iba-iba din ang utak. Pastor nyo minsan, eh, doon din, may, pag may pinagdadaanan yung pastor, niwala kayo. May ibang ano din niya, kaya panalangin ang bawat isa. Amen? Maging papasensya. Hindi pwedeng wala niya. Kahit saan, sa trabaho, sa anak, asawa, abaho, lipunan. Yun na, yun na yun. Sa buhay, sa magulang, pasensyahan. Diba? Ano eh? Sino na? Ikaw na, bad? Matapat. Napakaganda, bad. Salamat. Malalim na ano yun. Tama rin yun. Minsan, yung iba hindi tapat sa'yo, hindi tapat sa Diyos. Anong gagawin mo? Kaya nga, dapat ikaw tapat. Maging totoo ka lang kasi wala ka rin mapupuntaan. Anong gagawin? Gumaya ka. Naranasan mo na rin yun eh. Diba? Hindi na magtapat. Ano nangyari sa'yo? Wala. So kung magtapat ka sa Diyos specially, hindi magtapat ka rin sa ibang bagay dito. Dito. Kaya banggit ka namin siya, kahit mga pasto, hindi nagtatapat sa ibang bagay. Puro salita lang, hindi natapat saan? Salita ng Diyos sa iba. Kung 80%. Kasi, abante na naman. Kasi tapat yun, sigurado ako sa 90% ng Bible, siguro. Hindi pa rin maganda, di ba? Magtapat-tapat, pag sinabi ng ano, ganun. Asawa natin, yan. Diba? Kaya laging yan ang ano eh. Kaya kahit mga... Sabagay yun, maganda yung kwento ni Roger. Talagang tapat sila eh. Ewan ko lang, ba't si Brother Jen, inaano yung mga anak mo? Pwede. Ewan ko lang, may iba. Hindi ko naman natanong. Pero, maganda yun, kahit ano. Maganda yung kwento ng buhay nun sa asawa. Talaga, mahal na mahal daw yung asawa niya. So, merong, ano din niya, may, ano talaga yan, nangyayari yan. Lalo kayo mga taga-iba-iba sa alam niya, di ba? So, may temptation kahit naman saan. Mayaman, mahirap. Andun yung temptation na hindi magtapat sa asawa. So, anong gagawin mo? Magtapat ka pa rin. Effort yan. Malaking effort yan. Doon may tulong naman ng Diyos yan. Okay? Salamat doon. Eh, Ate Jana. May tulungin. Pero ano kanina noon? Basta yan, mag-alaman. Hirap ng huli, no? Tama po yan. Nakaka-encourage yun. Kasi pag... Ang default naman talagang tao, talagang makasarili yan eh. Yan. So kaya ngayon, pag isa ka doon sa inyong trait mo talaga ito si Ate Jana, kahit anong ano, kahit nahihirapan na siyang ano, siya pa rin yung, oh, madalas nga siyang ano, hugas eh, no? Pero yung ginawa mo dati na naawa ko sa'yo. Hugas ba? Oo nga, hugas na sa JJA kasi wala pa tayong lababo. Bihira, hindi nyo man nakita yun. Pero pag nakita ng iba yun, ako, natatak sa ano ko yun eh. Kaya ako, masaya ako pa yun, no? Sa inyo, sa kay Brother James. Mga anak ko, ganyan, ako. Sana, ako din. Eh, si Stephen, naglilinis yan. Amen? By the way, paalala mo, minsan magkita-kita kayo na, no? Sabi ko sa kanila eh. Kina Samuel, kasi na laki na rin yun yan eh. Si Jeramil. Ha, kita-kita kayo. Kahit ako na gumasa sa ano nyo. Encourage yun ang bawat isa. Amen? Yan. Huwag ka na sabi yun. Yung... Basta yun na yun. Ate Joanne. Ma'am Joanne. Positive sa lahat ng output na may problema ka. Yun. Ano tawag doon? Actually, yun ang sasunod ko eh. No? Think positive. Yan yung actually isa sa mga ano. No? Okay naman. Ang okay, dalawa. Wala kayong naisip, ha? Masunurin. Ang dami-dami. Anong isip nyo? Si Julia. Mapag? Mahal. Totoo yun. Sa tamang tao, sa tamang panahon, ha? Kasi may generic kasi yun eh. Medyo generic yun eh. Dapat lahat tayo mga soul winner, mapagmahal yun eh. Amen. Totoo lang. Ano ba yan? Alam, mata pa. Okay, dalawa.
Napatayoy ko kayo dito eh. Ano na? Positive? Magaling sa games? Ano? Sa anime? Ano na tutunan sa anime? Kahit paano, may lesson din doon, di ba? Kahit paano, nahahaluan lang ng ano. That's why, ano? Wala, hindi tayo matatapos. Magandang bagay. Wala. Ano, magandang bagay. Wala ka man lang kahit hindi sa'yo, sa ibang tao. O yung gusto mong magkaroon ka. That's why. Soul win. Ay, gawain na yun eh. Ano yung dapat meron sa'yo bago kang mag-soul win? Medyo nabagit na kanina pag-ibig sa kaluluwa, no? Pwede rin. Ano pa? Nung elementary kami, ano yan eh? Section yan sa amin eh. Ganun di ba sa inyo? Hindi ka maubusan. Ano? Stephen? Mag-lead. Lalim nga agad. Lead. Leader. Yung lead kasi gawain na yun. Para soul winning. So, pero ano muna yung nasa'yo? Magandang bagay na nasa'yo. Kaya mo gagawin yung soul winning, mag-lead, ano. Na confidence, pwede. Kasi kayo, bagay pa kayo. Hindi magisinungaling, tapat din yun, no? Parang gano'n. Hindi sinungaling. Parang pwedeng galit ka sa kasinungalingan. Pwedeng galit ka sa wickedness. Ang ganda kaya nun. Yung iba na, ano dyan, eh, ano nga. Pinang normal, eh, pag galit ka sa wickedness, okay ka. Ano pa po? Boldness. Ano yun? Pag matapang sa tamang bagay. Ano pa? Paraan. Eh, ayoko na. Hindi, may paraan dyan lagi. Dapat ganun lagi. Ano pa? Wise. Tiwala sa sarili, confidence, creative, ganun na rin yun eh. Ano yung mga section? Matapat, mapaglilingkuran, ano? Mapag... Ha? Diligent. Sa amin, ma... Ano ba yun? Kalimutan ko tuloy. Malinis pa, may malinis pa eh. Oh, malinis. Pagkawang gawa, yun, mga ganyan, masinop. Okay, so ngayon kaya ito, yung sabi ni, sino magsabi nito kanina? Si Ma'am Joanne, no? Sabi ni Joanne, yung laging positive, ba't may mga taong kahit anong gawin mo, kinuwenta mo na yung buhay mong hindi maganda, ito na naman, may pandemic naman, ay, naku, tataas na naman ng ganyan, ay, kaya siya, ay gano'n. Hindi positive pa rin. Kaya sabi dito, for we have great joy and consolation in thy love. Ito naman yung nakita nga ni Paul kay Philemon. Grabe ka magmahal talaga. Kasi nakikita sa ginagawa niya. Okay? At papasok na naman dito, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Ito pong itong mga ano to ha, mga kataga na to, paulit-ulit din po ito sa Bible, yung refresh. Lagi sinasabi ni Paul yan, pag either pinakain, pinahinga, binigyan ng pahinga, nagbisita siya doon, tapos maayos yung dinatnan niya. For example, eh, wala naman silang maayos na kwarto, pinaghanda pa siya. Eh, pag ikaw traveler ka, refreshing nun. Tapos maganda yung fellowship nyo, magasap yung pagkain nyo, yung balitang maririnig, napakaganda, eh, ginawa nyo na, nakaka-refresh. Ganun yun eh. Ngayon, refresh natin, soft drinks lang eh. Hindi yun na nakaka-refresh sa kaluluwa natin. Amen? Kasi mapagmahal daw ito si Philemon. So, kaya huwag niyong bababuhin si Philemon. Amen? Pag na, ngayon, pag naalala natin si Philemon, ito yung maaalala natin. Bukod sa next week, mayroon pang iba eh. Pero sa, medyo may pag-ano na si Philemon later na next week. Pero, ngayon, ang ganda niyang, ano niya, no, attitude ni Philemon.
At kaya sabi nito, for we have great joy. Ito naman, nagkaroon ng great joy si Paul. Pero yung gusto ko sabihin kanina, maganda rin trait to, no? Yung hindi ka ma-discourage. Parang sabi sa Psalms 119, ano ba yun? 165. Hindi ko makakalimutan yun kasi napaganda eh. Ang sabi doon, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Great joy, great peace. Nung bata kami, meron kami green peace. Ano yung green peace? Ito, great peace. Diba? Sarap. Kasi mahal mo ang salita ng Diyos. Ganun din to. At nagde-derive si Paul ng joy doon sa mga mananampalataya. Kaya ganyan po yan. Again, lagi niyong isipin. Kung wala kayong pakialam sa mga mananampalataya, baka makasarili ka masyado. Amen? Ganyan yun eh. Kaya wala akong pakialam minsan. Iba nagsusikap na, iba tuwan-tuwa na, at complete attendance. Bakit kaya? Ako, okay lang akong magliban-liban. Diba? Kaya andito nga, yung out, utak, wala naman dito. Nakasimangot naman, ano yun? Iba, masaya eh. Kasi ikaw, hindi ka masaya. Ano problema? Laging kulang. Gusto mo ikaw yung paglingkuran. Gusto mo ganun. Gusto mo yung expectation lagi mo masunod. Yan sinasabi lang dito. So, sana nakilala natin si Philemon. Amen? Amen. Meron pa next week. Yung medyo, actually, hanggang matapos to, yun ang tema. Kung ano yung nangyari sa kanila ni Onesimus, no? So, pero next week na po yan. Actually, dyan sikat ang Philemon sa Onesimus. Pero kaya hiniwalay natin yung una. Ang ganda pala ng patotoo din ni Philemon. Amen? Kaya siya binababoy na titi pa yung Joey, tsaka ni, ano, binababoy siya, doon natin nakilala. Parang, ano mo yun, hindi ko naman, naalala ko pa yung kantang yun. Parang talagang matatawa ka lang sa kanya, parang corny-corny. Pero pag nakilala mo pala siya, bihira yung may pangalan ganito, ano, anak. Siniloloko. Pag nagkaroon pa ako ng isa, yung papangalan ko. Si Jeremiah Philemon. Lalaki. Hindi, ewan ko lang. So, anyway, sana pinagpala tayo ngayong gabi. Amen? Gabi na, dito na tayo. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong masalita again. Especially, talagang purong salita niyo po nakikita namin at ma-familiarize kami dito, Lord, sa mga tema dito, Lord, kung paano ang mga lingkod niyo, Lord, ay naglilingkod. Yung iba, of course, may mga discouragement. But ang daming encouragement, Panginoon, nakita namin. Dapat namin emulate din, gayahin, at gampanan din yung mga dapat gampanan, na dapat pala ipag-ibig una sa inyo, sa inyong salita. At ganoon din sa kapatiran, Panginoon, at ito yung nakaka-encourage pala pag narinig ang totoo naman, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo. Of course, kung may pananampalataya kami sa inyong totoo, yung mga gagawin, Panginoon namin, naka-align doon sa pananampalataya na yun. Hindi kami nanghihinaan, hindi kami hinto, hindi kami mawala ng loob, Panginoon. Hindi kami madi-discourage. Kung madi-discourage man, bumabalik kami sa inyo. At again, yung hinighlight dito, Panginoon, yung pag-ibig niya sa mga mananampalataya. Ito po yung aming makuha. Punan namin yung ganung klase ng gap, Panginoon, minsan sa church, na hindi lang si Pastor, Panginoon, yung laging minsan mag-akay, sacrificial, Panginoon. I pray na bawat isa, Panginoon, magkaroon ng ganong desire na magamit nyo sa maraming bagay, dahil sabi dito, Panginoon, yung mga maraming bagay na mabuti sa amin at habang kami na sa Panginoong Jesus. So, ilang po, Lord, again, as we end this next week, Panginoon, maikli lang, but mga namin, makilala namin sa Philemon, Panginoon, tawarin yung mga magkukulang, Panginoon, yung mga wala din, Panginoon, nawa ay hindi po sila masanay, kung ano man yung potati man yan, sana kung talagang minsan-minsan lang, ano man yan, kung problema ng Panginoon, tulungan niya rin po sila. But I pray again sa bawat isa na maisip namin, makilala namin si Philemon, ang kanyang pananampalataya, pag-ibig ay napakaganda. Emulate namin. Again, kayo po ang pinaka aming laging inspiration, Panginoon, dahil kayo po talagang nag-build up ng pananampalataya at yung pag-ibig, Panginoon, ay wagas at dakila at ganda, Panginoon. So, ilang po, Lord, again, ingatan yung bawat isa sa mag-aaral sa tabang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.